Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Magandang gabi po, Father. Bilang pagbati, ating sulyapan ang mga katabi. Ayan. Okay. Binabati rin natin ang magandang gabi ang mga nakasubaybay ngayon sa misa, sa internet, sa page ng ating parokya. Magandang gabi po. At bigyan natin ng pagbati ang ating Panginoon ng malakas nating palakpak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga ngayon lang po sumama o nakapagsimba, pang-anim na gabi na po ito. At sa mga ngayon lang po nagsimba ng simbang gabi, ang amin pong pinagninilayan ay ang pitong kaloob, pitong regalo ng Espiritu Santo. Natapos na natin ang gift of understanding. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit para magkaroon ng big picture. Para pag magpapasya tayo, nakikita natin yung mas malawak ng anumang pangyayari. Ano? Tapos natalakay na rin natin ang gift of wisdom. Pag magpapasya tayo, mahalaga na taglay natin ang karunungan ng Diyos, the wisdom of the heart of God. Para yung ating pasya ay aligned with the will of God. Kaya yun yung halaga naman ng wisdom. Tapos ay natapos na rin natin yung gift of counsel. Ito namang gift of counsel, yung explanation ni Father ay parang pagsusuot ng eyeglasses ng Diyos. Para naman, pag magpapasya ka, nakikita mo what lies ahead. Ano yung magiging implikasyon ng iyong gagawing pagpapasya? And what can we do? Anong pwede mong gawin? Kaya yun daw ang may taong may gift of counsel. Kahapon naman po, mahalaga rin, ano? Kung yung unang tatlo ay tulong para malaman natin kung anong ating gagawin. Yung kahapon naman ay para magawa natin yung ating pasya. Ayan, yan. To do the will of God. At yung kahapon ay the gift of fortitude, katatagan ng kalooban. So sabi natin kahapon, mahalaga yung fortitude kasi yun ang tumutulong, parang binubus ang ating courage. Kasi minsan yung tapang natin, nanghihina, pero pag may fortitude, parang inaangat yung ating tapang para hindi tayo sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Ngayon naman po ay isa pang regalo ang ating pagninilayan ngayon. Isa rin sa pito.
ang tawag ay the gift of knowledge. Ang regalo na binibigay sa atin, regalo ng kaalaman. So ngayon ay kaalaman, the gift of knowledge. Kaya tungkol sa isip naman, ano, mahalaga ito. Pag naggagawa rin tayo ng pasya, mahalaga na yung kaalaman natin ay sapat sa ating gagawing pasya. Ano po? Kaya ang tanong ng araw na ito ay, matalas ba ang isip mo? Matalas ba? Sharp? Kaya yan yung ating sasagutin. Matalas ba ang isip mo? Matalino ka ba? Yan daw yung knowledge. Ano? Ikaw ba ay knowledgeable? Ikaw ba ay matalino? May alam? Kaya, bago tayo pumunta sa ating pagtalakay sa gift of knowledge, susubukan ko muna kayo kung matalas ba ang inyong isip. Ready na po ba kayo? Parang wala kayong gana ngayong gabi. Ah. Ready po? Yun. Okay. Ang activity natin ngayon, naubusan na yata na activity si Father, ay ano yan? Okay. Palaisipang Pinoy. Yan. Okay. Okay. Ito ang madali lang to, ha? Si Pedro ay isinilang sa Santa Rosa. Nang 4 na buwan na siya, lumipat sila ng Maynila. Nang 8 buwan na, lumipat naman sila sa Pampanga. Nang 10 buwan na siya, lumipat sila sa Bulacan. Pero nang 1 taon na siya, bumalik na uli sila sa Santa Rosa. Ang tanong po, saan tinubuan ng ngipin si Pedro? Saan po? Sa Pampanga? sa Gilagid, ano? baka ako sa Pampanga tinubuan ng ngipin, eh, ano? Okay. Ito yung pangalawa. Tingnan natin. Ano ba yung pangalawa? Yan. May isang lolo na nakatira sa bilog na bahay. Napatay siya. Ang kanyang pamilya, ang mga sospek. At tumanggi silang lahat. At ito ang kanilang dahilan. Sabi ng nanay, nasa kusina ako, nagluluto. Kaya imposibleng ako yung pumatay. Sabi ng tatay, nasa likod ako ng bahay, kaya hindi ako ang pumatay. Sabi ng ate, nasa school pa ako noon, di pa ako umuwi. Sabi ng kuya, naliligo ako sa banyo. Sabi naman ni Lola, nandito lang ako sa bahay, nagwawali sa sulok. Sino ngayon ang dapat na primary suspect sa pagpatay kay Lola? Ay, Lolo pala. Sino po? Si Lola? Ba, mga sharp ata. Bakit si Lola? Sulok, eh, bilog naman yung bahay. Di walang sulok, ano? Okay. Ba, magagaling itong mga to, ha? Ano pa bang nakalagay ni Father dyan? Ito. Nagkita si Romy at ang kanyang kabarkada sa SM. Sabi nung kabarkada, kumusta ka na, Romy? Sayang, di ko kasama ang asawa ko. Sana nakilala mo. Heto nga pala ang anak namin. Tinanong ni Romy yung bata, anong pangalan mo? Sagot ng bata, pareho po ng nanay ko. Sabi ni Romy, ikaw si Joy. Tanong, paano nalaman ni Romy na Joy ang pangalan ng bata? Ano? Hirap pag hindi makalapit, hindi ako makapagtanong eh. Hindi pa kilala ni Romy ang asawa, pero paano niya nalaman na Joy ang pangalan ng bata, ng anak? Bakit po? Kasi po, yung kabarkada na nakasalubong ni Romy, babae.
Ang agad na isip mo, lalaki, ano, babae. Kaya, ang pangalan niya, Joy. Eh, yung bata, Joy. Pareho po ng nanay ko. Parang hindi niyo nag-gets, ha? Ah, ito, isa pa. Ano pa bang nakalagay dyan? May dalawang aso na nakulong. Nakawala yung isa. Yung isa na may nanatiling nakakulong. Sino ang sisigaw ng pakawalan niyo ako? Sino po sisigaw ng pakawalan niyo ako? Yung isa pong aso, nakakulong. Nakawala yung, dalawa yung nakakulong, nakawala yung isa. Yung isa naman, nanatiling nakakulong. Sino ang sisigaw ng pakawalan niyo ako? Wala. Hindi na ba sumisigaw yung aso eh. Ano? Parang nahirapan pa kayo doon kung sino sisigaw. Ano, ano pa ba? Ato, mahi. Ang kriminal ay ama ng anak ng judge. Kaano-ano ng kriminal ang judge? Ang kriminal ay ama ng anak ng judge. Kaano-ano ng kriminal ang judge? Sigaw nga po. Kaano-ano? Asawa. Asawa. I-analyze niyo po yung statement. Asawa. Okay. Meron ba? Ayun. Sa tuktok ng isang bahay, biglang may tandang na tumayo sa pinakatuktok. Saan mangingitlog ang tandang? Hindi pa nangingitlog ang tandang, ano? Ayan, mukhang mga sharp ang mga taga Bel Air. So, tama na yon, puro kalokohan tayo. When I first learned that knowledge is a gift of the Holy Spirit, I asked myself, how come that knowledge is a gift? A gift from the Holy Spirit. Paano ang kaalaman ay kaloob mula sa Espiritu Santo? Anong klaseng kaalaman ang pinag-uusapan natin dito ngayon? The dictionary defines knowledge as facts, information, and skills acquired by a person through experience or education. It's an acquired knowledge by means of man's effort. Human knowledge says, alam ko yan kasi nag-aral ako. Yun yung kaalaman. Mga natutunan natin, mga nabasa natin, ang tawag natin diyan, kaalaman. Mga natutunan natin, hindi lang sa mga libro, sa mga karanasan natin sa buhay, marami tayong natutunan. Tawag diyan ay human knowledge. Acquired knowledge through reading books, attending catechism class, is human knowledge. Nag-aral ka ng katisismo, kaya alam mo ang aral ng ating simbahan. Yun ay part of human knowledge. I know my catechism because my catechist taught me about the truths of faith. Yun ay human knowledge. Tinuro sa'yo, nalaman mo. Eh, Father, ano po itong gift of knowledge? Ano itong kaloob na ito? Sabi ng ating catechism, it is an infused knowledge, infused through the power of the Spirit that enlightens the mind to lead us to the knowledge of God
order to make our faith strong. Gift of knowledge says, alam ko yan, kasi niliwanagan ang isip ko ng Diyos. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon natin, ano? Bukod sa marami tayong natututunan, nagbibigay pa siya ng kaloob ng kaalaman. Gift of knowledge. Ito'y infused, binibigay sa atin. Bakit? Para lalong lumiwanag ang ating isip. Kaya ang description ko nga po dito sa gift of knowledge ay spark in the mind. Spark. Kung kahapon sa fortitude ay energy drink, parang energy drink, lalong pinapatatag yung ating, pinapalakas yung tapang natin, parang umiinom tayo ng energy drink. Ngayon naman, ang knowledge ay spark in the mind, parang kislap, parang may liwanag na sa isip. May biglang pumasok na liwanag sa isip. Minsan po ay nararanasan natin ito, ano? Parang may spark. Parang biglang nagliwanag ang isip natin. Infuse. Meron pong lumapit sa akin para magkumpisal. 20 years po siyang hindi nagkukumpisal. 20 years. Isang umaga raw po ay nagising siya, at pag gising niya ng umaga, madaling araw siya gumigising, parang may pumasok daw sa isip niya na parang hinihikayat siyang magkumpisal. Sabi niya sa akin, Father, hindi ko po alam kung anong nangyari. Ang alam ko po, bigla akong naisip na magkumpisal. Para ho bang may biglang nagliwanag sa isip ko? May mga ganyan tayo minsang karanasan, ano? Biglang may kislap. Para mas malapalapit ka sa Diyos. Kaya nga yung aking description ay, it is like a spark that suddenly enlightens the mind. Nangyari po ito sa isa kong kaibigan, matagal na ilang panahon, ilang taon na rin nakakaraan, naoperahan po yung kanyang nanay sa brain. Malaki po ang kanilang nagastos. At talagang yung ipon niya at ng kanyang pamilya, naubos halos lahat. Pero hindi po nag-improve yung kondisyon, yung kalagayan ng nanay. Hindi pa rin gumaling. Kinausap po ng doktor at sabi sa kanila, kailangan po uli nating operahan si nanay. May isa pa raw operasyon na dapat gawin. Hindi sila makasagot. Wala na eh, ubos na. Yung natatabi, naubos na lahat. Kaya gulong-gulo ang isip niya. Pero paano si nanay? At yun ang gumugulo sa isip niya. Naparaan daw po siya sa tapat ng kanilang simbahan. Nakasakay siya sa kotse. Huminto siya. Nakatanaw sa simbahan nila. At doon niya inilabas yung sama ng loob niya sa Diyos. Bakit mo naman po kami hinahayaang magkaganito? Ano po bang nagawa naming pagkakamali? At umiiyak siya at nilalabas niya yung sama ng loob sa Diyos habang nakatingin siya sa simbahan. Nakahinto siya sa tabi ng daan. Habang nangyayari daw po siya doon, talagang galit na galit siya sa Diyos. Bukas yung stereo ng kanyang kotse, bigla daw pong tumugtog ng awit na "Huwag kang umiyak."
natigilan siya. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung galit man ang alon. At nung oras daw na yon na umiiyak siya at sinisisi niya ang Diyos, natigilan siya. Para siyang kinausap ng Diyos dun sa awit. At nung pagkakataon doon na yon, parang nagparamdam ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng awit. Hindi pa po ginagamit yung awit na yon sa teleseryeng Ang Probinsyano. Kumbaga hindi pa gaanong sikat. Pero nung oras na yon, biglang tumugtog yung awit at yun yung mensahe. Sabi niya, parang nagparamdam ang Diyos sa akin. At totoo nga. Kung saan kamay ng Diyos, nakabuo sila ng pampa-opera, na-operahan uli ang nanay, at gumaling. At ngayon, maayos na uli. Sabi niya, yung pangyayari daw yun, parang may kislap. Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka. Sasamahan kita. Alam niyo, sa buhay, may mga ganyang spark. Infuse. Isang kaibigan ang maagang nawala ng asawa. Hindi niya talagang hirap na hirap siya. Biglang-bigla, nagkaroon ng acute myeloid leukemia. Patay agad yung asawa. Talagang hirap na hirap siya. Nagmamaneho daw po siya. Habang siya'y umiiyak habang nagmamaneho. Pagtingin daw po dun sa ulap, parang mukha nung kanyang asawa. Kasi alam nung asawa niya, mahilig siya sa ulap. Sabi niya, para akong nagparamdam yung asawa ko sa akin. Ang akin pong mami, mahaba po ang listahan ng pangalan ng mga kaluluwa ng mga namatay na naming kamag-anak na pinagdarasal. Kaya mahaba po, nakasulat na sa notebook niya. Tinanong ko, mami, bakit ang dami mong pinagdadasal na kaluluwa? Di raw niya malaman, nagpapapanaginip sa kanya. Kaya pag nagpapanaginip sa kanya, sinusulat niya ang pangalan. Kaya yung mga pangalan ng mga kaluluwa, tinetext niya sa ating page. Kaya laging kasama yung maraming pangalan ng mga kaluluwa. At ang dating sa kanya, humihingi sila ng dasal. Kaya ang haba ng listahan niya, parang binibigay sa kanya through her dreams. The main function of the gift of knowledge is to enlighten the mind in order to accept, believe, and embrace without doubt the truths of faith. Ako rin po, may karanasan ako nung ako'y nasa dati kong parokya sa San Antonio de Padua sa Pila, pag ako'y pumupunta ng sacristy. Sa gilid ng aking vision, doon po kasi sa Santa Rosa, lumang simbahan, noon ang simbahan ay libingan. Kaya po sa mga gilid, may mga lapida ng patay. Noon kasi ang simbahan ay libingan din. May isang, pag pumapasok ko ng sacristy, parang dito sa vision ko, may babaeng nakaluhod. Pag tinignan ko naman, hindi ko nakikita, pero sa gilid ng aking paningin, may nakaluhod lagi. Yun ay malapit mag-November 1. Sabi ko dun sa kasama ko, tirikan mo nga ng kandila. At yun nga ang ginawa, tinitirikan ng kandila. Matagal na palang walang dumadalaw. Nung natirikan ng kandila, hindi na muling nagpakita. Sinama ko yung pangalan sa misa, yung kaluluwa. Hindi na muling nagpakita. Doon tumibay yung paniniwala ko ng praying for the dead. Parang may paramdam
parang may bulong, parang may pahiwatig sa isip ko. And this gift has two important effects. The gift of knowledge lights up our minds to know that God loves us and He will never abandon us, especially in moments of intense doubt or sheer ignorance. Minsan po, ano, nakakaranas tayo ng pagdududa sa Diyos. Minsan ay marami tayong tanong sa Diyos. Minsan biglang may kislap para alisin yung ating pagdududa, para lalo tayong manampalataya sa Diyos. Ewan ko kung nararanasan yun. Yon. Minsan ang dami mong tanong, Lord, ba't naman ganito? Ang daming mga gumugulo sa isip mo. Tapos biglang may spark para alisin yung iyong mga pagdududa. That's the gift of knowledge being infused on your mind. Isang kwento, meron daw pong hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Pasko. Isang araw ng Pasko, inayaya siya ng kanyang asawa at ng mga anak nila. Daddy, magsimba tayo, Christmas Eve Mass po. Sige, kayo na lang, kayo na lang. Kasi nga hindi siya naniniwala na nagkatawang tao ang Diyos. Marami siyang duda. Pagkaalis daw po ng kanyang pamilya, biglang umulan ng malakas. At sa lakas ng ulan, narinig niya, naghumuhuni yung mga ibon. At ng kanyang silipin, kaya pala humuhuni, basang-basa. Dahil nga sa lakas ng ulan, parang umiiyak na nakahapon sa punong malapit sa kanilang bahay. Sabi niya, kawawa naman itong mga ibon na ito. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya yung garahe ng kanilang sasakyan. At sabi niya, ginagano niya yung mga ibon. Pinapapasok niya para hindi mabasa. Pero walang pumasok. Kaya daw biglang pumasok sa isip niya, sana kung ibon din ako, siguro makakausap ko sila at masasabi ko sa kanila, pumasok kayo para hindi kayo mabasa. At bigla siyang napahinto. Tumugtog yung kampana, magsisimula na yung misa. At sabi niya, kaya siguro nagkatawang tao ang Diyos para sabihan kami, sabihin sa amin na nais niyang pumasok kami sa garahe para hindi kami mabasa. Kaya dali-dali siyang nagbihis, sumunod sa simbahan para magsimba. Yung gulong isip, may doubt, ba biglang dumating yung gift of knowledge at niliwanagan yung isip para maniwala sa Diyos. The knowledge, the gift, helps in the sanctification of soul. Bakit ba nililiwanagan ng isip para sa kaligtasan ng kaluluwa natin? The gift of knowledge assists us in knowing the state of our souls and in guiding us what we need to do in order to lead us to God. It's like a spiritual instinct about whether or not something is in accord with the faith, whether something is of God or not God. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ang paalaala lang naman ng ating pagtalakay sa gift of knowledge. Pag may mga tumarating po sa atin ang mga pagdududa sa Diyos, sa pananampalataya, naguguluhan ng isip natin, bukasin natin ang sarili sa Espiritu Santo para bigyan tayo ng gift of knowledge para yung mga pagdududa natin, mga tanong natin sa ating Diyos na gumugulo sa isip natin, tanong natin sa pananampalataya na nalilito tayo at hindi natin maunawaan, hingi natin na bigyan tayo ng spark para sa ganon magliwanag yung isip natin
at muli nating makita ang pagmamahal ng Diyos at matahak natin ang landas ng kaligtasan. Let us ask the Spirit to give us the gift of knowledge as we pray. Holy Spirit, bestow in our minds the divine spark so that we may know, love, and serve God. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. So mamaya, sa panalangin ng bayan, ito naman yung hihingi natin. Ano? Baka may mga pagdududa sa isip. Lord, Holy Spirit, bigyan nyo nga kami ng gift of knowledge para mas maliwanag ang isip namin, para mas lalo namin kayong makilala at mahalin, at lalo naming tahakin ang landas patungo sa aming kaligtasan. Okay, puntahan na natin ang ating pagpapatuloy ng ating Simba Serie. Parang inaabangan nyo na lang yata yung Simba Serie ko. No? Pag nagdi-discuss, eh hindi masyadong interesado na pinamagatang ni Eche Pusicha. Ano bang nangyari na dito? Ayong kahapon, dumalaw si Seri sa ninong at kinausap niya, nang sunduin ko sa airport si Opa mo, pauwi na kami, may pulis na pumara sa aking sasakyan sa daan. Hindi ako huminto. Sa halip, pinatakbo ko ng mabilis. Hinabol kami ng pulis. Ito po ang picture ng pulis na humarang. Nasiraan ang sasakyan ko, kaya tumakbo kami ni Yun Bin papunta sa kagubatan. At nagtanong si Seri, bakit po kayo hinabol? Sumagot si Pepe, involved kasi ako sa drugs, kaya pinaghahanap ako ng mga pulis. Natukso ako magbenta dahil wala akong makuhang trabaho. Pero hindi involved ang opa mo, mabuting tao si Yun Bin. Nagkataon lang na kasama ko siya ng gabing yun. At nagpatuloy ng kwento si Pepe. Nagpakinga kami sa ilalim ng puno sa gubat at doon ko sinabi sa kanya na involved ako sa drugs. Sinabi ko sa tatay mo na magpunta na siya sa pulis para hindi siya madamay at ituro na lang niya ako. Pero bago kami maghiwalay, ibinili niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, iabot ko raw sa iyo ang regalo. Ang kanyang regalo sa iyo. Regalo? Sabi ni Seri. Oo, Seri, regalo ng opa mo. At bago kami naghiwalay, tinago niya sa itaas ng puno ang regalo na yun. At yun na ang huli naming pagkikita. Nabalitaan ko na lang kinabukasan na nabaril siya at nahulog sa bangin. Yan po yung picture, nakunan pa ng picture. Nahulog sa bangin si Yun Bin. Tumalikod si Seri dahil napapaluha siya. Yan. Ayaw niyang ipakita na umiiyak siya. Kaya po nakatalikod si Seri. Ayaw pang magpakita ng muka. Salamat po ninong sa kaalamang sinabi ninyo. Saan po ba yung puno ng pinagtaguan ng tatay ng regalo? Ano ho ba yung regalo sa akin? Ano nga kaya ang regalo ni Yun Bin kay Seri? Bakit ayaw niyang humarap? Bakit lagi siyang nakatalikod? Sundan bukas ang pagpapatuloy ng ating Simba Serie na hindi ko na alam kung paano tatapusin na pinabagatang ni Eche Pulsichak.
Tulungan niyo ako, paano tatapusin to? Tumayo na po tayo.